Mabuhay! Kumusta kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon ay Compare and Arrange Unit Fractions in Ascending and Descending Order. Handa ka na ba? Kung ganon, ay maaari mo nang ihanda ang iyong mga gamit at maaari ka na ring umupo ng maayos at makinig ng mabuti upang masundan ang talakayan. Paalala, maaari mong ihinto pansamantala ang video sa oras na ikaw ay sumasagot sa mga gawain. Para sa unang halimbawa, sina Sophie at Kimmy ay tumanggap ng chocolate bars bawat isa. Kinain nila ang tig-iisang bahagi. Sino ang kumain ng mas malaking bahagi? Narito ang larawan ng chocolate bars nina Sophie at Kimmy. Ito ang bahagi na kanilang na-consume o nakain. Malinaw na mas maliit ang bahaging na-consume ni Sophie kaysa sa na-consume ni Kimmy. Malinaw din sa ilustrasyon na ang bahaging nakain ni Sophie ay 1/8, isang bahagi mula sa 8 magkakaparehong bahagi. At ang na-consume naman ni Kimmy ay 1/4, isang bahagi mula sa 4 na magkakapantay na bahagi. Ang bahaging nakain ni Sophie ay malinaw na mas maliit kaysa sa bahaging nakain ni Kimmy. Ibig sabihin, ang 1/8 ay mas maliit kaysa sa 1/4. Using relation symbol, 1/8 is less than 1/4. Para sa pangalawang halimbawa, pagmasdan ang makulay na bahagi ng dalawang cake. Ang cake sa kaliwa ay nagpapakita ng unit fraction na 1/2, isang makulay na bahagi mula sa dalawang magkapantay na bahagi. Ang cake naman sa kanan ay nagpapakita ng 1/6, isang makulay na bahagi ng cake mula sa 6 na magkakapantay na bahagi. Malinaw sa ilustrasyon na ang slice sa kaliwa ay mas malaki kaysa sa nasa kanan. Ibig sabihin, ang 1/2 ay mas malaki kaysa 1/6. Using relation symbol, 1/2 is greater than 1/6. Ngayon, subukan mo. Ihambing ang bahaging may kulay gamit ang relation symbols na greater than, less than, o equal. Gawin na to sa iyong whiteboard. Number 1. Ang tamang relation symbol ay greater than. Number 2. Ang tamang relation symbol sa number 2 ay less than. Number 3. Ang tamang relation symbol para sa number 3 ay equal. Pag-aralan natin ang pangatlong halimbawa. Ang larawan sa kaliwa ay nagpapakita ng bahagi ng biko na natira mula sa paninda ng 4 na magkakaibigan. Unang tanong, sino ang may pinakamaliit na bahagi ng biko ang natira? Tama! Ang paninda ni Bubbles. Pangalawa, sino ang may pinakamalaking bahagi ng biko ang natira? Tama! Mula sa paninda ni Sevi. At pangatlong tanong, anong fraction ang ipinapakita ng natirang paninda ni Wise? Tama! 1/5. Ngayon, ayusin mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaking bahagi. Magsisimula kay Bubbles, na ang bahaging natira ay 1/8. Pangalawa, kay Wise, na ang bahaging natira sa paninda ay 1/5. Kasunod na to ay kay Polka, na ang bahaging natira ay 1/3. At ang pinakamalaking bahagi na natira sa paninda ay mula kay
Sevi, na nagpapakita ng fraction na 1/2. Ibig sabihin, sa pagkakasunod-sunod mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki o sa ascending order, ito ay may ayos na 1/8, 1/5, 1/3, at 1/2. Sa kabaliktarang ayos nito, ibig sabihin mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, mauuna ang kay Sevi. Kasunod nito ang kay Polka. Next, ang kay Wise. At ang pinakamaliit na bahaging natira ay mula kay Bubbles. Ibig sabihin, sa ayos na mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o descending order, ito ay magsisimula sa 1/2, 1/3, 1/5, at 1/8. Naunawaan mo ba? Magaling! Ngayon, subukan mo. Tingnan ang bahaging may kulay at piliin ang nakaayos sa ascending order. Ang nasa ascending order ay ang nasa letter B. Number 2. Tingnan ang bahaging may kulay at piliin ang nakaayos sa descending order. Ang tamang nakaayos sa descending order ay ang nasa letter A. Nakuha mo rin ba? Napakahusay! Tandaan, sa paghahambing ng unit fraction, tingnan ang denominators. Mas maliit ang denominator, mas malaki o mas mataas ang value. Ang ascending order ay ang pagkakaayos mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ang descending order ay ang pagkakaayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Ngayon, para sa iyong assessment number 1. Ihambing gamit ang relation symbols na greater than, less than, o equal. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Galingan mo! Ngayon naman, para sa iyong assessment number 2, piliin ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Go for it! Good luck! Ihanda mo na ang iyong mga sagot. Narito ang susi sa pagwawasto. Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Wow na wow! Amazing! Isa-isip, ang kaalaman sa paghahambing at pagsasaayos ng unit fraction ay mahalaga upang malaman ang value ng bawat unit fraction.
Binabati kita! Tapos mo na ang iyong aralin sa Comparing and Ordering Unit Fractions. Hanggang sa muli, paalam!